Hey everyone, welcome to Newbie Rides. For today's video, Japan content pa rin tayo. And kung rider ka, for sure magugustuhan mo kung saan ko kayo ipapasyal today. And no, hindi tayo sa Tesla pupunta, pero astig na meron na pala nito dito sa Japan. Dito tayo pupunta sa Rico Land. Short for Riders Community Land to. And for me, isa to sa mga best na puntahan kung rider ka. Tuwing pupunta ako dito sa Rico Land, ang feeling ko is para akong batang nasa Toy Kingdom. Bago tayo pumasok, check muna natin yung mga bikes na nakapark dito. Marami rin kayong makikita ang lower CC bikes dito sa Japan. Kasi 125cc ang minimum requirement dito for expressway. So meaning kung 125cc pataas, pwede sa highway sa kanila. Ang dami ko rin naitang Ducati bikes dito sa Japan. Sobrang ganda rin itong BMW sport bike na to. Ito mga Ducati ulit. Ang ganda ng colorway nila, hindi siya purong red lang eh. And may nakita rin tayong Z900 Brother dito. Yes sir, yes po. Nung papasok na tayo ng Rico Land, may na-meet tayong mga kapwa Pinoy. Check muna natin yung bikes nila. Parinig lang sir, parinig lang. Kay Boss Eric tong Ducati Hypermotor na naka SC project. Hindi masyadong kuha ng camera pero sobrang lakas nito. So ulit sobrang yung tunog. Gusto ni Boss Eric i-test ride ko sa parking eh, pero kabado ako. Check naman natin ngayon yung BMW ni Boss Yasher. Grabe yung ano niya. Sobrang solid din ang tunog nito, pero sabi ng may-ari, mas malakas na pag umaandar. Shoutout sa inyo, Boss Thank Eric and Boss Yasher. The best kayo. Thank you po. Salamat po. Next time siguro. You, salamat ulit mga boss. Ride safe. Tara, pasok na tayo. Siyempre sa helmet section muna tayo. Ipo-post ko rin pala sa screen kung magkano dito yung mga favorite nyo na Showy and Arai helmets. By the way, yung mga ipopost ko pala na price is tax-free. So meaning kailangan nyo i-provide yung passport nyo pag bibili kayo. And also yung conversion rounded off na yun. Sobrang daming choices ng motorcycle gear dito. Mananawa kayo. Meron din silang nakadisplay dito ng Z900 RS na sobrang porma. Favorite yata dito sa Japan tong Z900 RS kasi may sarili silang section na pang RS lang. And ang dami ko rin nakitang ganitong bike during our stay here. Nakakatuwa rin pala itong mga exhaust na nakasabit sa taas. Hanggang dulo yan. May mga Dainese rin pala dito, pero halos same na ng presyo sa atin pag kinonvert eh. Marami rin choices dito ng mga racing boots and racing suits. Mahihirapan rin kayo mamili ng gloves dito sa dami ng choices.
Meron din mga casual na riding boots and shoes. Dami ring aluminum levers dito. Muntik na ako bumili nito eh. At napakadaming riding jackets ulit. Pero madami dito pang winter. Kasi ito ang klima ngayon sa Japan. Marami rin body armors dito and meron din yung mga pwede mong ilagay sa riding jacket. Marami rin selection ng mga tail bag, tank bags, and may mga backpack din. For sure, anuman yung kailangan nyo sa bike nyo, meron dito. Tingala lang kayo kung gusto nyo i-check yung saan katerbang exhaust dito. Tank grip ang hanap mo, meron din. May mga gold rear set din sila dito. Talagang kahit anong kailangan mo, for sure meron dito. Kailangan mo ng bagong gulong? No problem, meron din. Pati mga lightweight mags meron din. Meron ding service area dito. And syempre, waiting lounge. May mga toys and collector items din dito. Itong SC project na to, may pirma pa ni Mark Marquez. Sayang lang walang Z900 naked dito. Panay RS eh. Alright, so main event na tayo. So ito yung nabili nating helmet and kinakabitan lang muna ng pinlock or anti-fog. And lalagyan lang din ng silicone oil yung bagong visor kasi nagpalit rin tayo eh. Nilalagay ito para mas smooth yung pag-close open ng visor. Yan pala yung visor na kinuha natin, semi-smoke daw yan. So pwede sa araw, pwede rin sa gabi. Alright, so fit na natin. Pag may bago kayong helmet, dapat suot nyo rin ng matagal sa store para siguradong komportable kayo. Siyempre, di mawawala ang picture-picture. Okay, so mukhang ayos naman. Actually, parang mas komportable ako dito sa aray kaysa sa showy. Siguro mas pasok sa head shape ko. Ito rin pala yung KTM RC390 sa entrance. Around 320,000 pesos to, converted. Ayan, may masayang bata na ulit. Salamat ulit sa staff ng Rico Land na sobrang bait and accommodating. And sakto nung palis na kami, nakasalubong namin to mga to. Ganda ng bikes nyo mga sir! Kung hindi ka pa pala subscribe sa channel natin, please click the subscribe button below, like and share the video na rin. Salamat! Alright, so that's our video for today. Pero share ko rin muna sa inyo itong kuha ko sa Ginza. Kasi every weekend, sinasarado ito sa mga sasakyan. And favorite ko itong lugar na to. So again, maraming salamat sa mga nanood ng video, sa mga walang sawang sumusuporta sa channel natin. Kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.